Alright, reviewin natin ulit si Chris Leong, no? Part 2, tingnan natin yung case na medyo mahirap na trinit niya, no? Excellent, you know, just a game. Oh, sa plot, ang lalabi yan. Ayaw! Ayaw! So, obviously, wheelchair bound na to, no? Tingnan natin kung may magagawa siya. Mechanism, ha? Okay. Tampan-tang, ha? Kita pag... So, puro patunog ng likod. Puro, puro ganun yan. Ayan, puro ganyan, di ba? Puro hilot-hilot. Puro katarantaduhan yung nagawa, no? Anong mangyayari kung gagawin niya lahat yan? Anong resulta? Yung gusto kong malaman. May resulta ba kung gagawin niya lahat yan? Yung mga bagay na ginagawa niya? Okay. Sa dulo, ganun pa rin. As you can see, the whole time si Chris Leong hindi nagbasa ng x-ray, hindi nagbasa ng MRI, hindi gaya ni 3M massage, may nagbasa ng x-ray, MRI, no? Yun ang difference. Kahit pa paano, eh, ginagawa niya lang yung gusto niyang gawin sa kapasidad niya, no? Kahit wala siyang lisensya, kahit wala siyang diploma. But then again, napagaling ba niya? Napalakad ba niya? Anong purpose ng pag-treat niya ng Anong purpose nun? It doesn't matter kahit gano'ng karami ginawa mo kung ang end result is nasa wheelchair pa rin ang pasyente, kung bedridden pa rin ang pasyente. What's the point? Sabi nga sa inyo, ang dali nyo kasi mapaniwala na, oh, pagpunta sa hilot, makakalakad dyan. Dati hindi nakakalakad, makakalakad na ngayon. Dati lumpo, nakakalakad na. Dati doon, wala siya nagagawa. Dati imbalido siya, ngayon nakakalakad na. Pinakita ko lang sa inyo, wala nangyari. Naka-wheelchair pa rin siya, imbalido pa rin siya. May nangyari ba? Chris Leong na yan.